Eh, what's up mga lods? Maraming naghahanap ng supplier ng kape. Kahit saang lungga ng Pilipinas, merong kape guys. At isa rin ako na addict sa kape, whether 3-in-1 man yan o talagang yung mga purong kape. Ang tanong kasi dito, saan ka pwedeng bumili ng kape dito sa Metro Manila? Tara, samahan nyo ako, puntaan natin kung saan pwedeng bumili. At ang alam ko, dito lang tayo makakabili dito sa May Quiapo, Maynila. Isa sa pinaka-busy na street dito sa Metro Manila ang Quiapo. May ibang klaseng pagkain at paninda ang makikita ninyo dito. Itong mga street vendors na to, ito yung araw-araw nakikipaghabulan sa mga clearing operation ng Metro Manila. At saka MMDA. Ang hirap ng buhay, aba. Practical lang talaga. Ayan, oh. At dito ka rin pala makakabili ng ham na napakasarap at trending tuwing bagong taon. Dito lang yan sa May Excelente Ham. So ayun na nga, narating na namin ang palengke ng Quinta Market. So dadaan ka sa gilid niyan guys at makikita ninyo yung trending na kainan ng palabok dito sa harap niya, itong bilihan ng kape. Ayan, ayan. Sila pala yung supplier ng kape na beans dito sa Metro Manila. Ayan ay base sa pagkaka-research ko. Pero syempre, pag hindi persako ang kukunin nyo, may retail din sila. 1 kilo, half kilo, 1/4, ganun. Ang maganda dun mga lodi, nakasulat na kung magkano yung presyo. Hindi ka na magtatanong. Ayan ang kape, kabuhayan. Hindi ko alam kung saan nila inaangkat yung mga kape nila. Sana may magsabi sa comment section. Ayun nga, bumili ako ng premium Arabica na worth 760. Pero 1/4 lang guys. Ayan o, pinagiling ko na kaagad para titimplahan na lang dito sa bahay. Iba kasi yung pakiramdam pag yung kape iniinom mo yung puro. Hindi katulad ng 3-in-1. So, ang lasa nito ay parang yung nasa McDonald's. Eto yun. Ganitong-ganito yung lasa nun. Tapos partneran mo ng gatas at saka mascobado sugar. Oh my God, napakasarap niyan guys. Hindi ako nagkakamali. Madami silang flavor dito. Nasa 15 yata yung nakita kong flavors nila. At mabilis lang ang kalakaran dito. Paglapit mo, sabihin mo lang kung ilang kilo. Tapos yun na. Tigilingin na nila sa harap mo. Eto yung mga flavors nga pala na makikita ninyo. Merong decaf, merong hazelnut, merong double chocolate, merong Irish cream, at saka kung ano-ano. Dito ko lang naririnig yung mga pangalan na yan eh. Pero, di ba? Ang sarap niyan. Ayos na ayos, di ba? May caramel, may mocha, may cinnamon, may hazelnut. Ayan, ano kayong lasa nun? No? So, yun, ginigiling na rin yung kape nung kasama ko na pumunta dito. Kumuha rin siya ng 2.5 kilo na iba-ibang flavor para matikman niya daw lahat. So, eto nga pala yung tsura nung kape. Yung tamang-tama lang yung pagkakasunog sa kanila. Ang sarap niyan, hindi masyado mapait. So, ayun, nakuha ko na yung binili ko. Ganyan lang po siya kaliit. 1/4. Pwede na yan guys, wala tayong pera eh. So ito na nga, niluto ko na siya sa aking coffee maker. Diba ang cute ng coffee maker ko? Ang tindi niyan guys, kasi ito, lalagyan mo ng tubig sa ilalim, tapos pakukuloan mo dyan. Tapos pag kumulo siya, akit yung tubig sa taas. Diba? Okay yan, direct on fire. Grabe guys, sobrang bango. Grabe, grabe, ang tindi nyo. Nga pala, yung mga gustong bumili ng mocha pot, pwede-pwede po kayo bumili sa Shopee. At make sure aware kayo dun sa size kasi iba-iba yung size niyan. Kasi yung nabili kong una, grabe napakaliit, pang-duwende yung mocha pot nila. Parang wala pang kalahating tasa. Yun lang.